yet very elegant. Salamat. Pero hindi ba masyadong makapal yung makeup ko? Parang, okay lang ba yan? Light lang ang makeup mo, no? Maganda ka at in fairness, hindi nagbabago ang kutis mo. Fresh and flawless, just like me. Salamat. Alam ko, sobrang busy ka, hindi at nagawan mo ng paraan na isingit tong kasal ko sa schedule mo. Ikaw pa ba? Eh, parang wala naman tayong pinagsamahan ng college. Pero sa totoo lang ha, nagulat talaga ako nung tinawagan mo ko para sabihan ako na ikakasal ka na. Kasi naman, sa thesis group natin, ikaw ang pinakamanang, no? Ang ine-expect ko, si Tessa ang unang magpapakasal. Tapos, nasa na kaya yung babaeng yun? Tessa, happy birthday! The late Maricar Perez. Di ba sabi ko sa'yo pumunta ka dito ng 7? Ako sorry, kasi ang dami po mong pinatapos sa'kin tsaka nahirapan ako nang kumalik ng taxi. Pero ito, may regalo ko sa'yo. Happy birthday! Ilagay mo na lang doon. Uy, Maricar, can I ask you a favor? Pwede bang paki-check yung sa catering, yung mga additional? At tsaka, check mo yung likod ko. Sige, parang there's something wrong with my zipper. Dito tayo. Kasi fix it. Pa nakaharap tayo sa daan. Check my zipper. Hey, Tessa! Hi! I saw your date nga pala kanina. So ano? Boyfriend mo na ba siya? Well, maybe I can say we are seriously dating. He's really cute. Hey, sorry. Cute is an understatement. He's gorgeous. And he's mine. So, if you know what's good for you, back off. Uy, ano, okay na ba yung zipper? Sige. Okay. Are you sure? Check mo nga, baka naman bumabayan. Okay na, sige. Check mo lang muna yung inutos mo sa akin. Oo, please. Pakiayos. Follow up. Thank you. Issue lang, please. Ay, excuse me po. Tatanong ko lang kung yung additional lavayan namin kanina na sa buffet table. Oo, ilalabas na namin. Ikaw ba yung secretary ni Ma'am Tessa? Assistant. Ah, okay. Sige, kuya, pakisuyo, pakibilisan na lang yung setup. Ako nang bahala, huwag ka mag-alala. Ako, salamat ah. Sige, usap tayo mamaya. Ako, sorry. Sorry talaga. Ikaw kasi bigla kang sumalikot sa likod ko eh. Sorry ah. Ayos ang pagsasorry mo ah. May halong paninisi. Ano nga yan? Hindi talaga matutoy ah. You make me wet! You know what? You wanna make up for it? You owe me a dance. Kanina pa kita hinahanap. Ang dami kong friends na gusto kang makilala. What happened to you? Ako, Tessa, sorry ah. Natabay ko kasi yung drinks eh. Ano ba? Maricar, you're so clumsy! I'm very sorry, Rico. By the way, this is Maricar, my college friend. And this is my date, Rico. Ikaw pala si Rico, madalas kayo nang kwento sa akin, Tessa. Oo, kinukwento ko lang sa kanya lahat ng magandang cakes mo. At ng napakaswerte ng babae magiging girlfriend mo. Excuse me lang, I'll just change my phone. Okay. So, what do you say? Di ba ang pokey and very smart? Uy, kaso di ba sabi mo parang ayaw naman sa commitment? Ano ka ba? Maricar, lahat ng lalaki ganyan sa simula, ayaw mag-commit. But you'll come around. I'm sure sooner or later, marirealize niya that he's stupid enough if he's gonna let me go. Ayos na lang yung kontrata sa supplier natin. And then, pag meron silang gustong ipagawa ulit, just call me.
Alam mo naman yung time difference ng New York tsaka ng Philippines, right? Ilang linggo ka ba sa States? Well, 1 month or 2 months. Alam mo, ayoko naman talaga umalis. It's just that kailangan ko samahan si Mommy. Magpapatingin siya sa mga doktor dun. Alam mo, ang dami-dami kong iiwan ang problema dito sa Pilipinas. Ano ba yan? Alam mo, isa pa yan si Rico eh. Dagdag pa yan sa stress ko. Oh, bakit naman? Well, you know, after my birthday, parang naramdaman ko na iniiwasan niya ako. Sinasagot niya naman yung mga tawag ko tsaka yung mga text ko, but I can feel that he's turned cold. You know what? If I'd know better, I would think na he's seeing another girl. Hayaan mo na, marami namang ibang nagkakagusto sa'yo, di ba? Huwag mo na lang ipilit yung sarili mo kung parang ayaw naman sa'yo. What? Excuse me? Sino namang nagsabi sa yung ayaw niya sa akin? Maricar, always remember this. Walang umaayaw sa akin. At lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Te Marilu, pakisign na lang kasi mag-overtime ako. Eh, ang dami-daming iniwang trabaho sa akin ni Tessa. Yeah. Oh, ikaw na. Ang dakilang kaibigan slash utusan. Ewan ko ba kung bakit ang tsaga-tsaga mo dyan kay Ma'am Tessa? Hindi, Ate Marilu. Alam mo si Tessa, mabait naman yan. Kaya lang bossy talaga. Eh, sanay na ako dyan. 4 na taon na kasakasama ko yan sa buong college namin. Oh, sige. Bye. Ingat, Ate. Bye-bye. Oh, Ate, ba't ka bumalik? May naiwan ka? Oh, naku, Rico, kasi sarado na yung opisina. Tsaka si Tessa, di ba, umalis na 2 days ago pa pumunta ng States kasama yung family. Eh, hindi naman si Tessa yung dahilan ko bakit nandito ako eh. Maricar, I've been calling you and I've been texting you. Maski isa sa mga to, hindi mo sinagot. And as far as I'm concerned, hindi ka pa rin nakakabawi sa atraso mo sa akin. You still owe me a dance. So here's the thing. May bagong resto bar. Masarap yung pagkain, good music, nice dance floor, beautiful lights. Ano bang ginagawa mo? I'm inviting out on a date. Hindi ba obvious? Hindi. Kasi ang obvious sa akin, yung boyfriend ka ng kaibigan ko. Ano yun sa amin ni Tessa? Wala yun. Sige, aminin ko na it was pretty intense nung nasa Japan kami. Pero alam namin pareho na hindi naman seryosohan yun. Oo, oh, eh, pero siya, seryoso sa sayo. Pero hindi ko siya gusto. Not the way I like you. Klase ka rin, do. Ano man tingin mo sa akin, tanga, yung madaling utuin? Maricar, kung ayaw mong maniwala sa akin, sige, I won't blame you. Dahil pati ako, hindi ako makapaniwala sa sarili ko eh. All I know is, nung nakita kita sa party, nung nag-meet tayo, hindi ka na nawala sa isip ko. I don't know why. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam kung anong meron ka at ganito ang nararamdaman ko para sa'yo. I just do. I felt a connection. Huwag mo sabihin sa akin, hindi mo naramdaman yung connection yun. Mali pa rin. Kaibigan ko si Tessa. Tsaka ang galing mo naman. Pagkatapos mo sa kaibigan ko, ako naman pagtitripad mo. Ayun sa amin na ni Tessa, I was just having fun. Pero iba ka sa kanya. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, papatunayan ko yun sa iyo. What? Paano naging kayo na? Wait, I don't understand. 2 buwan lang akong nawala. Tessa, sinubukan ko talagang sabihin sa'yo sa phone. Kaya lang, hindi kasi ako makahanap ng tiyempo eh. Alam ko kasi na mom problema ka dun sa mami mo. Kaya nilihi mo na lang? Ganun na lang ba yun? Alam mo, totoo yung kasabihan eh. While the cat is away, the mouse will play. Pero hindi ka daga, Maricar! Aras ka! Tessa, walang kasalanan si Maricar. Kung meron ka man dapat si Sin, ako dapat yun dahil pinilit ko ang sarili ko sa kanya. No, Rico. Kung tunay siyang kaibigan, hindi pa rin siya bibigay. Tell me,
kanya kinulit before you went to bedroom. Come on, Tessa. Tama na. We don't owe you an explanation. Hindi kita girlfriend. Wala tayong relationship. So technically, wala kaming kasalanan. Sa'yo, wala! Ikaw wala, pero itong babaeng to meron. You knew I liked him. Alam mo naman yun, di ba? Paano mo ito nagawa sa akin, Marigar? Tessa, I'm so sorry. I'm sorry talaga. Hindi ko talaga sinasorry. Alam mo naman eh, nagusto ko siya eh. Pinatulan mo pa rin. I want you out of my office and out of my life! So sorry, baka naman pwede natin pag-usapan. Such a traitor! Get out! Tessa, come on, come on. Liars! Come on na. Liars! Car, halika na, iniingnan dyan na ang ano mo, bridal car mo. Umiiyak ka ba? Huwag mo sabihin nagdadalawang isip ka. Hindi, ate, hindi. Ngayon lang kasi nagigilty ako sa ginawa ko kay Tessa. Ikaw lang naman na nagpapahalaga sa friendship nyo. Kung kaibigan talaga ang turing niya sa'yo, tatanggapin niya na ikaw ang gusto ni Rico at hindi siya. Pero ano? Patalo, hindi niya matanggap na nausungusan mo siya, nakalamang ka sa kanya. Ay, nako, pwede ba? Huwag nang isipin si Tessa, ha? Dapat smile ka, happy thoughts, kasi wedding day mo. Dali, ang ganda-ganda. Rico, ibinibigay ko ang sarili ko sa'yo ng buong buo. Alagaan at ingatan mo sana ang puso ko na pinagkakatiwala sa'yo. Marikar, mula nung nakilala kita, marami na akong mga bagay na pinaniwalaan at kinaya dahil sa'yo. Pinapangako ko na mamahalin kita habang buhay. Ikaw ang buhay ko. Kahapon, ngayon, at bukas. Yan ay dahil mahal na mahal kita. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Nagsisisi ka ba sa pagpapakasal mo sa akin? Hindi. Yan kasi... Mahal na kita ko si Tessa kanina. Nakita ko siya sa simbahan eh. Nakaitim siya. Parang hindi kasal yung pinuntahan niya. Parang libing. Natatakot ako. Iniisip ko baka mamaya karma hintay sa ginawa natin sa kanya. Wala naman tayong ginagawang mali ah. Bakit? Maliban na ikaw ang minahal ko at hindi siya? Pero alam ko na gusto ka niya at kahit saan agulo tingnan, parang inagaw pa rin kita sa kanya. Hindi niya ako inagaw dahil hindi niya naman ako pag-aari. Alam mo, kahit dati pa hindi mo ako sinagot, hindi rin kami magkakatuloy ni Tessa. Marikar, kasal na tayo. At nangyari yun because we are meant to be together. Si Tessa, wala. Ginamit lang siya ng tadahana para makilala natin ang isa't isa. Mahal na mahal kita. At gagawin ko ang lahat upang mabigyan ka at magiging pamilya natin ng magandang kinabukasan. Tsaka, nangako rin ako kay Ate Mimi na
hindi kita pababayaan. Kaya, bahala ko rin ito pa rin yung pangako yan. Hindi importante sa akin yung malaking bahay o yung maraming pera. Ang importante sa akin yung makasama kita at yung pagmamahal mo. Sobrang sapat na sa akin yun. I'm home! Ito na ako, mahal. Sakto yung dating mo. Ayan, ready na nakahain na ako. Ooh! Hi! Mukhang kinaganaan ang misis ko, ah. Siyempre. Lahat yan, favorite mo yan. Oo nga eh. Saktong-sakto dahil may dahilan tayo para mag-celebrate. I just got promoted to Head of Treasury! Wow! Yes! Congratulations! Thank Alam you. Mo, sobrang... Deserve mo talaga yung promotion na yan kasi nakita ko naman kung gaano ka kasipag eh. Oh, naman. Sobrang proud ako sa'yo. Thank you. Alam mo yung totoo dyan, ikaw yung inspirasyon ko. See? I told you I would be a good provider. Ano ko, mahal. Kaya lang kasi hindi na lang ako yung aasa sa'yo ngayon. Dalawa na kami. Buntis ka? Buntis ka? May laman to? Oo! Magiging daddy ka na. I would like to congratulate Mr. Rico Santos. Tayo ng mall. Ready ka na ba, baby? Ha? Kailangan ko mag-overtime ngayon. May mga financial reports pa kasi akong kailangan tapusin eh. Yung CFO namin hanggang ngayon hindi pa rin nagpapakita dito. I love you. Bye. Sir, pinapatawag po kayo sa boardroom. Nag-aantay po sa inyo si Mr. Gatnaitan. Bakit daw? Urgent daw po, sir. Rico, you have been in my company for almost 10 years. You know almost everything when it comes to handling the finance department. And alam natin pare-pareho that the past 2 years have not been so good to us in terms of sales and finances, right? Yeah. We've been getting to the bottom of this problem. At ilang linggo na kami nag-iimbestiga. We have found some erroneous reports and budget releases na hindi properly accounted for. Yes, but I believe na in-address na sa inyo yan ng finance natin, right? It has not been properly addressed, Mr. Santos. You have a lot of explaining to do. Dahil may natagpuan kaming mga questionable budget releases. What? Like what? May mga disbursement funds na hindi nagtatali and unaccountable. We are talking about millions, si Rico. At ang lahat ng nawawalang perang yan, ikaw ang nakatirma. Ang sinisisi nila sa mga bogus na accounts na yon. Hindi naman ikaw ang nag-approve nun, di ba? Ano, iniisip ba nila na nagdanakaw ka sa kumpanya? Hindi ko alam na babalik na rin pala ako ng CFO namin. Kagagawa niya lahat ng ito, pero dahil nakapirma ko, I'm also held accountable sa lahat ng mga kalokohan niya. Eh, hindi mo ba naisip na pwede niyang gawin sa'yo to? Hindi ko naman alam na nagnanakaw na pala yung tao eh. Siya nag-orchestrate ng lahat ng ito, pero ako ang puputukan ng kumpanya. Baka kaya hindi na rin nagpakita yun eh.
Mahal. Mahal, anong nangyari ngayon? Anong gagawin nila? Kakasuhan ka ba nila? Hindi ko alam! Pwede ba tantanan mo muna ako sa mga tanong mo? Mas lalo ako na sa stress sa'yo eh! Mahal. Sorry. Hindi ko sinasadyang sigawan ka. Nag-pressure lang kasi talaga ako dahil hindi lang kasi trabaho lang. Pati pangalan ko at reputasyon ko nakasalalay dito. Mahal, malalagpasan mo to. At naniniwala ako sa'yo. Alam ko na mapapatunayan mo na hindi ka sangkot sa anumalyang yun. Kamusta kayo ni Rico? Masusundan na ba si Joanna? Yun nga sana yung plano eh. Kaya lang kasi may problema si Rico sa kumpanya eh. Eh parang wrong timing naman kung ngayon ako magbubuntis. Ano? Anong problema sa trabaho? May malaking pondo na nawawala sa kumpanya. Isa si Rico sa pinagdududahan nila. Diyos ko naman, hindi naman gagawin ni Rico yung pinagbibintang nila. Ang tagal-tagal na niya dyan, di ba? Oo nga eh. Yung talaga inaalala ko, isa pa, sobrang importante sa amin yung trabaho ni Rico. At hindi niya matanggap na masisira yung pangalan niya dahil sa mali ng ibang tao. Ako, Ineng. Malalaman din ng mga boss niya yan na wala siyang kasalanan dyan. At saka ang dami-dami na niyang nagawa para sa kumpanya niya, di ba? Tol, saan naman tayo? Ano nangyari? Buka na muna. Turay! Turay, ano nangyari? Kasi, ayaw minto sa pag-inom. Ayan, lasing. O, ito yung susi. Una na ako, ha? Uy, tayo na. Oh, please, salamat. Ako, maraming salamat, ha? Hayop sila. Hayop. Mahal. Mahal, wala na akong trabaho. Tinanggal nila ako, mga hayop sila! Oo, tama na yan. Mahal, trabaho lang yung nawala. Sigurado ako makakahanap at makakahanap ka pa rin kasi magaling ka. Wala nang ibang kumpanya magtitiwala sa akin. Pero nakatatak na sa mukha na to na nagnako ako ng pera sa kumpanya. Alam mo namang hindi totoo yan, di ba? Maraming maniniwala sa'yo at marami pang ibang trabaho dyan. Nawala na talaga. Mahal, sirang-sira na ako. Tapos na ako. Sinira nila yung pangalan ko. Wala na magtitiwala sa akin. Classmate ko po marunong na magbisikleta. Gusto ko rin po matuto magbike. Nang 2 years lang. Sige. Ganito. Tapusin mo na to. Tapos, kapag natapos mo to, tuturuan ka ni Mami magbike. Okay? Hindi ka rin marunong magbike, di ba? Eh, matututo rin ng Mami. Daddy! Daddy, pwede niyo po ba ako turuan magbike? Sige ba. Wag muna ngayon, ha? Sa Sabado! Pero Daddy, sira yata yung luma kong bike. Bili na lang tayong bago. Ay, di pala pwede. Sabi ni Mami, wala ka na daw. Nak, punta ka muna kay Yaya Rosing, ha? Tapos magpaturo ko sa kanya. Mamaya pupuntaan ka ni Mami doon. Sige na. Kamusta yung interview mo? Ayun, hindi na naman ako tinanggap. Okay lang yan. Di ba pangalawang interview pa lang naman? Tsaka bukas diba meron pa? Gusto mo maghapunan? Maghahain ako kasi niluto ko yung gusto mo. Hindi, sige lang. Magpapahinga na lang ako.
Rinis ng kumpanya yung savings account ko. Ano? Sinisanti ka na nga nila, tinanggalan ka pa nila ng karapatan sa sarili mong pera? Meron pa naman ako nakatabi dyan pang ikot dito. Ah, pala, tumawag sa akin si Jorel kanina. Yung kaibigan niya, HR sa isang kumpanya. Sabi niya sa akin, kapag kailangan ko na ng trabaho, sabihin ko lang sa kanila. Bibigyan nila ako. Talaga? Salamat sa Diyos. Sabi ko naman sa'yo eh, meron talagang kumpanyang tatanggap pa rin sa'yo. Kaso lang, mahal, call center to. Kinukuha nila ako bilang call center agent. Kahit sino naman yata matatanggap dun eh. Kung ganyan, maayos sa trabaho yun. Hindi, pero paano ko kayo bubuhayin sa isang trainee fee na 12,000 a month? Paano yung tubig, yung kuryente, yung bahay, yung kotse, yung bisikleta pa na gusto ng anak mo? Hindi ito yung buhay na ginusto ko para sa inyo. Kaya natin yan. Pwede kitang tulungan. Pwede akong magtrabaho ulit. Hindi. Ako ang lalaki. Ako dapat ang bubuhay sa inyo. Mahal, mag-asawa tayo. Pag mag-asawa, nagtutulungan. Nagdadamayan. Mahal, kaya natin to. Haharapin natin tong magkasama. Salamat at nandyan ka. Salamat at mahal mo ako. Nak, huwag ka tumigil ha. Mag-practice ka na kasi di ba malapit na yung recital niyo. Tuloy mo lang. Bakit pa ang fingers ko, Mami? Break muna. Sige na nga. Ikaw talaga. Bakit nilalagay mo yung things dyan sa box, Mami? Eh kasi anak, magga-garage sale lang Mami eh. Yung mga bagay na hindi na natin kailangan, ibibenta na natin para hindi masayang. Wala na ba tayong money, Mami? Meron! Ikaw anak ha, bakit mo naman biglang natanong yan? Narinig ko kayo nag-uusap ni Daddy. And sabi niya, ang baba na ang sweldo niya. Yung ba ang dahilan kung bakit laging parang malungkot si Daddy? Lagi na lang siya nakasimangot. Tapos, uwi siya ng morning, ayaw niya akong kausapin. Gusto niya matulog. Naku anak, hindi. Hindi kasi, syempre, si Daddy pagod yun sa trabaho eh. Kasi di ba yung trabaho ni Daddy, ano, gabi siya umaalis, susumuwi siya umaga na. Kaya pagod lang yun. Kawawa naman si Daddy. Gusto ko siya maging happy, tulad ng dati. O sige, gusto mo bang laging nakasmile si Daddy, di ba? Ang sikreto para mapasaya si Daddy, siguro dapat ipakita mo sa kanya na perfect mo na yung piano piece para sumaya siya. O sige na, ikaw ha, niloloko mo ako. Practice ka na lang. Dali na. Ay ka na. Practice ha. Kaayos lang si Mami sa kanya para. Mami, ikaw to? Sino tong isa? Ito anak si Tita Tessa, dating best friend ni Mami. Nasaan na po siya? Mahal. Okay ka lang ba? Masakit ulo mo? Mahal, kung hindi mo naman kaya yung graveyard shift, baka pwede magpalipad ka. Wala na. Maricar, nag-resign na ako. Ha? Bakit? Kasi hindi ko na kaya. Hindi ko kaya na bawat araw, iisa lang sasabihin ko. Nakakapuro ng utak ka. Hindi ko nag-aral para lang sumagot ng mga telepono. Galit ka ba? Dahil nag-resign na ako. Hindi. Siyempre, ayaw rin naman kitang pilitin sa mga bagay na hindi mo gusto. Kaya lang, siyempre, inisip ko yung mga bayarin natin dito sa bahay. Mahal, kung ikaw bumalik na lang kaya talaga ako sa trabaho. No! Napag-usapan na natin yan, di ba? Gusto ko na dito ka sa bahay at inaasikaso ang anak natin. Oo, pero kasi wala nang pero-pero, Maricar!
bukas na bukas, mag-interview ako ulit. Tatanggapin ko kahit anumang trabaho ang ialok nila sa akin. Kahit pag-janitor pa yan. Okay? Buisit na buhay naman to. Real Beauty is a new spa and cosmetic company that wants to be very aggressive in the market. And the owner is very interested in having someone like you with an extensive experience in the field of finance and marketing. Really? Perhaps the owner is also aware of my previous situation sa dati kong kumpanya. That matter is still under investigation. Of course, we know what you're talking about. But the owner chose to believe in your integrity and loyalty as an employee and as a person. Wow, thank you. In fact, the owner trusts you so much at gusto ka niyang gawing chief finance officer ng kumpanya. And tomorrow, isa-set up na kita ng meeting. Okay. Thank you. Right. Thank you so much. Tinanggap nila ako kahit alam nila yung history ko sa dati kong kumpanya. At eto pa, ginawa pa nila akong CFO. CFO, top position agad! At ang laki ng compensation, halos triple sa huli kong sweldo. You know, this person really knows my worth. Sino daw ba yung owner? Kasi ba't parang nintiwala-tiwala siya agad sa'yo? Anong ibig mo sabihin? Hindi, wala naman akong ibang ibig sabihin. Nagdududa lang ako kasi parang, wala, parang too good to be true eh. Parang may kapalit. Oo nga, too good to be true, but I'm very much qualified for the job. Love. Ito na yung second chance na hinihintay natin. Gaganda na ulit yung takbo ng karyer ko. At mapapatunayan ko sa dati kong kumpanya na nagkamali sila sa pagsisisante nila sa akin. This is my chance to prove my worth and my integrity. Ma, ano ba? Naniniwala ako sa'yo. Masaya ako para sa'yo. Kayo number one fan mo ni Joanna. Kayo at ang bago kong boss. Laki ng utang na loob ko sa kanya, sobra. Please have a seat, Mr. Santos. The CEO will meet you shortly. Oh, by the way, is there anything that I can offer you? Like coffee, juice? No thanks, attorney. Alright. May mga tanong na sana ako. Yung company profile na in-email mo sa akin, could you brief me a little bit more about it? I mean, ano to, sister company ba to? Or sino bang boss ninyo sa kumpanya to? This is under the Soriano Group of Companies. And I handle this fairly new venture. I am Tessa Soriano, the CEO of Real Beauty Spa and Cosmetics. And I believe you are my newly hired CFO, Mr. Santos. Sabi ko na nga ba eh, pinakagat ka niya, kaya kanya binigyan ng mataas na posisyon. Ano bang kailangan mo sa asawa ko? Ano bang gusto mo, Tessa? Hey, what the hell are you doing? Hindi ka na niya kay Tessa? No, I have to go back to my wife. Matagal niyo na ako niloloko. Bakit ngayon ko lang nakita? Please, tumawag ka lang kung meron ako. Please! Kamusta ka na? Si Earl to. Cosmetic surgeon ako. Ako mismo magpa-perform ng reconstructive surgery mo. Mabuti't nailigtas ka sa sunog ni Earl. Mabuti naman na ibalik mo ang mukha niya.